what's up mga katropa, good day po sa inyo lahat and welcome back ulit dito sa channel ko. For today's video mga katropa, mag-unbox ulit tayo ng ating biniling mountain bike kanina sa Dubai Mall. Actually, kaya ako napabili ng bisikleta kasi medyo lumalaki na naman tayo, tumataas na naman ang timbang natin. So kailangan nating mag-exercise kasi nga, di ba, pag pumapasok ako sa work, naka electric scooter lang ako. So yun yung binili ko nga service ko dati 1 year ago. Kaso siyempre pag sa scooter wala tayong exercise, nakatayo lang tayo, kaya medyo napapansin ko tumataas na naman ang timbang ko. Kaya ito, napabili ako ng bisikleta kasi ito lang yung paraan para medyo ma-exercise tayo sa pagpasok. Kasi nga, malapit lang naman yung trabaho, kaya bike na lang tayo. Ayun, mag-unbox. Actually, hindi na pala unboxing to kasi na-unbox ko na siya sa store. Kasi pag dito ko pa sa bahay i-unbox, medyo mahihirapan tayo dahil wala naman akong idea tungkol sa bike. Actually, nagbabike naman ako, kaya lang, dati, kaya lang, wala naman akong masyadong idea pagdating sa bisikleta. Kaya pina-assemble ko na doon or nag-unbox na kami doon. Actually, di ko na nga nanood video eh, pero meron akong video na tinetest-test ride ko doon sa store. Ayan, nandito na. Actually, bubuin na lang natin yung gulong kasi tinanggal yung gulong para magkasya dito sa kotse. Mga katropa, ito na yung ating nabiling mountain bike, Silverback Stride Expert. Ayan. So yan ang model niya. Tapos ang size pala ng frame na ito is small lang. Tapos ang size ng gulong niya is 29 by 2.35. So yan mga katropa, kasi actually dapat ang size na kukunin ko is medium kasi yun yung yun yung compatible sa height ko kasi 175 cm ang height ko. So kailangan, sabi nila, medium size daw ng frame ang kukunin. Kaso nung tinetest ko yung medium size na frame, eh parang hindi ako masyadong hindi ako komportable. So parang mas komportable ako dito sa small frame. Tapos sabi naman niya, no, shoutout nga pala doon sa ano, sa mga katropa natin na tumulong sa akin para mag-decision akong bumili at ito ang napili kong bisikleta. So shoutout sa iyo kay Mark. Siya yung ka-text ko, ka-message ko na nagko-consult ako sa kanya. At syempre shoutout dun sa staff ng GoSport Dubai Mall. Siya rin yung nag-suggest sa akin na ito yung bilhin. Actually, nung pumunta ako doon, meron ako napili. Tapos nung lumapit yung si McCoy, yung kanilang staff, sabi niya, sir, bike ba ang hanap nyo? Tapos tinuro niya sa akin kagad ito. Ang sabi niya, ito na ang piliin mo, ito na ang bilhin mo para wala nang ano, para isang bilihan na lang, wala nang ano, yung wala nang upgrade. So nung nakita ko naman itong bike na to, eh na-inlove kagad ako. Kaya sabi ko, binalik-balikan mo naman. Tapos tinesting ko, ni-ride-ride ko doon sa loob ng store. Kaya ni-ride ko rin yung ano, yung medium size. Yun nga, na pansin ko na parang hindi ako komportable sa medium size. So sabi naman sa akin ni ano, ni Mark, kung saan ka komportable, yun ang bilhin mo kasi siyempre gagamitin mo 'to ng matagalan. Tapos sabi naman nung si McCoy,
Sige, sukatin natin yung height mo para alam natin. So pasok naman ako, yung height ko pasok naman sa small, pero talaga dapat sa medium ako. Kaso nga, mas komportable ako sa small, kaya ito ang nakuha natin. Ngayon, isa-isahin natin yung mga components itong mountain bike na to. Kaso, actually talagang wala akong kaalam-alam sa bike, kaya check na lang din natin. So, umpisahan natin dito sa manivela. Ayan, medyo malapad siya. Hindi ko alam kung anong size ito. Siguro mga 300 mm yata. Hindi, basta yun na yan. Medyo malapad. Tapos ayan yung kanyang stem. Stem ba tawag ito? Head post. Tapos yung fork niya. Ayan, SR Santur. So, ano siya? Air. Dito, lalagyan ng hangin dito eh. Hindi siya spring type, so air type siya. Kaya medyo astig ang fork na to. Ayan o. Ayan, lalagyan ng hangin dyan. Tapos, yung preno, ayan, Tektro. Nababasa ba? Ayan, Tektro. Tapos yung hub niya, Shimano. Ayan, ito yung hub. Shimano yung brand niya. Tapos siyempre yung brake is Tektro rin. Hydraulic yan, hindi siya mechanical, kaya maganda-ganda yung brake natin. Tapos ito nga yung gulong, Maxxis, magandang brand daw yung Maxxis. Tapos itong rim niya, compatible to sa tubeless. Ayan, oh. Talaga, tubeless ready. So bibili ka na lang ng pito na guide na pang tubeless. Tapos bili ka ng pang seal, tsaka yung sealant, pwede na siya maging tubeless. So ayan, itong ating frame, small size siya. Tapos isa lang yung ano niya, speed niya, 12 speed lang ito. Pagbibilangin natin yan, 12, tapos dito, isa lang. So 12 by 1. Tapos ito, ang brand niya is Diore. So sabi ni Mark, maganda na rin daw ito kasi Diore nga. Tapos yung ating seat post, ayan, i-release din to, kaya pwede nating adjust. Tapos ito nga palang frame na to is compatible to sa ano, yung dropper ba tawag doon, yung so pwede mo siyang lagyan lang ano ng kable para hindi ka na mag ano, hindi ka na bababa sa bisikleta na to. Kung gusto mong i-adjust yung upuan mo, meron na lang siyang kinakabit na kable dito at saka lever dun sa manivela. I-switch mo na lang para automatic na siya magtataas baba. Ayan, ito yung kanyang pedal. Ordinary lang yata to, pero okay na rin. Ano pa bang nakakalimutan natin? Basta ayan, itong ano na to, maganda talaga to, Diore. Tapos ang importante yan, ito tsaka yung hub, ayan, Shimano. Tapos yung hydraulic brake, itong gulong natin, alam ko mamahalin to eh, kaya the best to. Mas gusto ko kasi yung makapal. Ayan. 2.35 siya. So ayan, sa tingin ko wala na sigurong upgrade to. Hindi na siguro, ilaw na lang, dadagdagan na lang natin ng ilaw. Tsaka dito, lalagyan natin ng water button. Tapos nga pala itong ating bottom bracket, yan yung ceramic. So ano siya, naka-seal type na bearing. Kaya medyo hindi ito kaagad masisira. Ayan, so ayan ang ating bagong ride. Siguro sa susunod na off, tetestingin natin to. Kailangan na talaga nating mag-exercise ulit at mag-bisikleta. Kaya napabili ako. Tapos yung ating electronic scooter nga pala, siyempre, ibebenta ko na siya. Kasi malamang hindi ko na siya magagamit, para hindi naman masayang, ibebenta natin siya ng siguro, basta ibebenta ko lang siya ng yung tama lang sa presyo niya, para naman meron tayong pandagdag na pambaya dito sa bike na to. Ngayon naman, testingin naman natin i-ride to para ma-experience naman natin kung maganda nga ba itong nabili natin yung bisikleta. Pero nung nasa store ako, nung niride ko na dun eh, smooth naman ang takbo niya. So syempre mas maganda pa rin yung try natin i-ride dito.
Ayan mga katropa, nag-ride na tayo. Medyo parang hindi na yata ako sanay bisikleta. Hinihingal na kagad ako. Wala pa akong isang ikot eh, sobrang hingal ko na. Talagang kailangan ko na talagang mag-practice magbisikleta. Isang taon din ako kasing natigil mag-bike. Kaya sarap din pala magbisikleta. Talagang may exercise ako ng gusto nito. Ayan, ang laki ng gulong, naninibago ako kasi yung huling bisikleta ko 27.5 lang yung gulong. So ito 29, kaya lapad. Sarap ito pag day off. Pupunta tayo ng ano? Ng kusasaan. Hingal na. Pero masarap ang smooth ng takbo. Tapos kapag chine-change gear ko, swabing-swabing yung pag-change gear. Kaya sulit na yung ating binili na bisikleta na to. Maganda talaga siya pag ano, sa bundok, kasi hindi nakakapagod ipedal lalo pag paakyat. Kasi nga yun ang ano niya, yun ang design niya, pambundok. Siguro ang downside lang nito is hindi ka makaka high speed. Pero okay naman para sa akin. Mabilis naman ang takbo niya. Medyo nakaka high speed naman ako, pero siguro hinihingal ka agad ako. Sarap magbike. Namiss ko rin itong magbisikleta eh. Siguro sa mga susunod nating video, bike vlog ulit tayo. So yung scooter ko sana may bumili para may pandagdag tayo sa pambahid itong bike na to. So yun mga katropa, natapos na natin i-testing itong ating bagong service, itong ating bagong mountain bike. Medyo hiningal talaga ako. Kulang na talaga ako sa practice, kaya tamang-tama itong pagbili natin. At least may exercise na tayo. Naka siguro 1 kilometer lang ang ikot ko, medyo talagang sobrang hingal ako So yun mga katropa, siguro hanggang dito na lang at sana nagustuhan nyo itong ating video for today. Siyempre don't forget to like, comment and subscribe to my channel. See you on my next one. Peace out.